So hello mga kamital, isang magandang araw po sa inyong lahat. So yun po mga kamital, at pinakita ko sa inyo yung ating ginawa at bakit nga ba laging dumidikit yung ating welding rod sa ating metal na wini-welding. So marahil ay naranasan mo rin yan mga kamital, na laging madidikitan ng ating welding rod sa tuwing mag-welding tayo. So, halimbawa tayo lang mag-iisa na mag-welding at hindi dumidikit yung ating wini-welding, kasi yung ating welding rod nga ay dumidikit din. So, hindi natin ma-spark yung ating welding rod. So, talagang nakakainis yung ganyan mga kametal. Minsan, naranasan ko pa na maihampas ko yung aking holder dahil naiinis ako mga kametal sa laging dumidikit yung ating welding rod. Okay? Sa video na ito mga kametal, tuturo ko po sa inyo kung ano-ano yung mga dahilan kung bakit dumidikit yung ating welding rod. Mayroon tayong tips mayroon akong tip na ituturo sa inyo para maiwasan yung mga ganyang pangyayari. Meron tayong metal dito na itatry natin i-welding. So kanina pinakita ko sa inyo, talagang dumidikit-dikit siya. So, bago natin simulan mga kametal, kung baguhan ka lang po sa aking YouTube channel, ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-like, at i-click nyo na rin yung ating notification bell para ma-update po kayo lagi sa ating mga susunod pang mga videos na i-upload. So let's go mga kametal, simulan na natin. So nakikita ninyo mga kametal, no, yung ating rod ay padikit-dikit dito sa ating metal. At hindi natin maituloy-tuloy yung ating pag-welding kasi dumidikit yung ating rod dito sa ating metal. So bakit nga ba dumidikit yung ating mga rod dito sa ating metal? Ngayon mga kametal, ituturo ko sa inyo ang mga dahilan kung bakit dumidikit yung ating welding rod dito sa ating metal. Okay? So kung napapansin ninyo mga kametal, unang-una, yung ating metal or yung ating bakal na ating wini-welding ay kalawangin at hindi malinis. So yun ang tendency kung ating i-welding yung ating bakal na marumi siya at kalawangin. So dumidikit-dikit talaga yung ating welding rod. Okay? So kailangan muna nating linisin yung ating metal bago natin siya i-welding para iwas yung dikit natin. Okay, so pangalawa mga kametal, isang dahilan kung bakit dumidikit-dikit yung ating welding rod ay yung ating welding rod ay malamig. Yan, malamig yung ating welding rod at saka yung ating bakal. Kaya hindi siya mag-i-spark kasi malamig yung ating welding rod. Lahat naman yan mga kametal, kung sa atin lang naman ay hindi na natin kailangan initin pa yung ating welding rod, hindi na natin ilalagay sa oven. Kasi dito, lalo na sa abroad, yung mga welding rod bago gamitin ay nilalagay muna sa oven yan. Kasi required yan sa mga sa QC talaga na kailangan initin yung ating yung welding rod. Pero kung sa atin, sa bahay naman, yung tayo-tayo lang ang gumagawa, so hindi na naman natin kailangan yan initin. So ang ating gagawin dyan mga kametal, sa una, ay talagang dumidikit-dikit yan kasi malamig pa yung ating welding rod. Mayroong paraan dyan mga kametal para uminit yung ating welding rod. Kuha muna kayo ng mga scrap na metal, pwede nyong ikis-kis yun doon yung ating welding rod para umiinit yung ating welding rod. Pagka uminit na siya, madali lang naman siya uminit, pwede mo na siyang i-welding ngayon sa ating bakal na nakagrind na rin, yung malinis na bakal. At pangatlo mga kametal, ito ang napaka-importante. Kailangan kung ano yung mga size ng ating rod na gagamitin. Halimbawa ito, gumamit tayo ng 3.2 na welding rod at 7018 yung ating welding rod. 7080 yan. 7018. Meron siyang
range sa amperahe mga kametal na dapat natin sundin na kaya nitong 2.4 na welding rod. Okay, so yung amperahe nito, kapag gumamit tayo ng ganitong 7018 2.4 ay nagre-range yung amperahe niya sa 65 to 100. Okay, so kung medyo mababa yung inyong halimbawa dito sa inyong metal, ito ay makapal to. Kung medyo mababa yung amperahe mo, talagang dumidikit-dikit yung ating welding rod. Kasi halimbawa, naglagay tayo ng amperahe na 70. Tapos yung ating bakal is 6mm, yung ating kapal na ating bakal. So dumidikit-dikit pa rin yan siya mga kametal, kasi hindi balance yung kanyang tunaw dito sa ating welding rod at saka dito sa bakal. So kailangan mo nang kailangan nating i-adjust, pataas natin hanggang 100 yan mga kametal, 65 to 100 or pwedeng tumaas pa rin ng konti, 110 ganon. Yan, i-adjust nyo lang yung amperahe nyo. Halimbawa kung ito yung i-welding nyo, yan, huwag nyo muna siyang weldingin kasi dumidikit-dikit pa. Kuha muna kayo ng scrap at i-try nyo doon para malaman nyo na sakto na yung amperahe niya bago nyo i-welding doon sa inyong final joint. Okay? So kung gagamit naman tayo ng 3.2, halimbawa, ito mas malaki ito kaysa dito kasi 2.4 lang ito, iba rin yung amperahe nito. So yung amperahe naman nito is naglalaro sa 75 to 130 amperes. Okay? Kung ganitong titirahin ninyo, pwede ninyong i-adjust. Halimbawa, nag-adjust kayo sa 75 amperes. So medyo mahina pa yan kasi 1/4 yung ating kapal ng ating bakal. So ilagay nyo na sa 100 hanggang 130 siya. So ilagay nyo na sa 120. Yan. Tapos i-scratch nyo muna. Mag-try kayo sa ating scratch para uminit yung ating welding rod. Okay? So yan yung mga dahilan mga kametal. Kailangan malinis. Linisin muna natin yung ating metal. So ipapakita ko sa inyo mga kametal, ito ay marumi to, medyo kalawangin. So i-grind muna natin to, tapos i-try natin kung okay yung kanyang spark, kung hindi na siya didikit-dikit. So ito na yung ating plate mga kametal. Malinis na at grind na natin. So subukan natin kung didikit pa ba yung ating welding rod. At yung ating gagamitin na welding rod is 2.4. Ilalagay natin sa 85 amperes. Okay? So isit natin yung ating welding machine sa 85 or 80 amperes. Okay? Subukan natin ngayon. Naka-set up na yung ating welding machine sa 80 amperes. So dumidikit-dikit pa rin siya mga kametal. At adjustan natin konti. Ilagay natin sa 85. Ayan. So nakaset na siya sa 85. Subukan natin. So ganyan mga kametal. Okay na siya, hindi na siya dumidikit-dikit. So kailangan lang mga kametal, pagka idikit natin yung ating rod, kailangan iangat nyo ng konti para hindi siya dumidikit. Kasi minsan pagka igano natin, ayan, nakadikit yung welding rod natin, ay talagang didikit-dikit siya. Pag i-scratch natin, sabay angat konti, kahit na mga 2mm yung ating welding rod, para hindi siya dumidikit at tuloy-tuloy na yung kanyang pag-welding. Okay, so halimbawa ganito.
Yan, so tuloy-tuloy na yung kanyang pag-welding. Basta pagka i-scratch natin, yan, i-gano natin, sabay angat siya. So, halimbawa, meron tayong plate na ilalagay dyan at itataking natin. So, tayo, walang ibang hawak, tayo lang. Kailangan, linisan din natin itong ating plate na ibibigit. So, ganyan nyo lang. Tapos tacking. Yan. Oh. Diba? So, hindi siya dumidikit. So, nakatacking na yung kabila. So, ibig sabihin hindi na kayo hahawak. Dito naman kayo tatacking sa kabila naman. So, makontrol nyo na. Paglapat ng ating tip ng ating welding rod, sabay angat konti para hindi siya didikit. So yan, hindi siya dumidikit. So ganyan lang mga kametal. Kailangan malinis yung ating plate. Kailangan nakagrind siya bago natin siya weldingin. Kasi yung ating welding rod naman ay pagka matuloy-tuloy na yung kanyang takbo, iinit na rin yung ating welding rod at saka yung ating metal. Okay? So ganyan lang mga kametal. Yan. So kadalasan naman ay sa una nating pag-welding kasi minsan hindi pa natin alam yung adjustment ng ating machine. So sa simula, didikit-dikit talaga yan. Kasi hindi mo pa alam yung kanyang adjustment. So pagka ganyan mangyayari, pag dumidikit-dikit siya, taasan mo lang kunti yung amperahe niya. Tapos kilalanin mo yung welding rod na iyong ginagamit kasi may sarili-sarili silang mga amperahe. Ito 2.4 at saka yung ating 3.2. Okay? So yung ginamit natin ngayon is 2.4. 85 amperes, hindi na siya dumidikit-dikit. Okay? Yung pagdikit-dikit ng ating welding rod, normal din yan. Kasi mangyayari talaga yan kahit sinong magaling na welder. Dumidikit talaga yung ating welding rod. Kaso pagka medyo alam mo na yung pagkukontrol ng inyong kamay, madali mo na siyang ma-avoid lagi na lagi siyang dumidikit. Kasi nakuha mo na yung kanyang control. Kung ikaw naman ay baguhan pa lang, so kailangan natin na i-practice yung ating kamay sa pagkukontrol para hindi tayo madidikitan lagi. Kasi minsan pagka gumagawa tayo sa ating bahay, siyempre, hindi naman tayo laging kailangan ng tao para may humawak sa ating pagtatakingan. Diba? Minsan tayo lang, kailangan i-practice lang natin lagi na kailangan malinis yung ating surface at saka yung ating i-welding na plate. Okay? So, yun lang mga kametal. I hope meron kayong natutunan dito sa aking munting tutorial kung paano maiwasan yung pagdikit-dikit ng ating welding rod. At tips ko lang sa inyo na kailangan pa rin nating mag-practice kung tayo ay baguhan pa lang sa pag-welding. Okay, so yun lang mga kametal. At ganun lang kasimple yung ating gagawin para maiwasan natin yung pagdikit-dikit ng ating mga welding rod. So actually mga kametal, kahit baguhan or ikaw ay datihan ng nag-welding, so hindi maiwasan yan, dumidikit-dikit talaga yan yung ating welding rod. Ang mas naka-advantage lang sa mga datihan ay marunong na silang mag-control sa kanilang mga kamay at marunong na rin silang mag-adjust ng kanilang mga amperahe. So kung ikaw ay baguhan, sana ay mayroon kang napulutang aral dito sa video na ito at sana mag-practice, i-practice mo na rin yung pag-welding na hindi ka madikit-dikitan. Sundan mo lang yung aking
mga tips kung paano para maiwasan natin yung pagdikit-dikit ng ating welding rod. Meron pa akong alaga dito na lagi nakasunod sa akin. Okay, so yun lang mga kametal. At I hope mayroon kayong nakukuhang aral sa video na ito. At maraming salamat po sa inyong panonood. At mabuhay po kayong lahat. Thank you and God bless. So bye bye.